Ang talinhaga ng mga nakabitin na bunga. Ang pagsubok o problema ay maihahalin tulad sa mga bungang nasa isang puno. May mga bungang kusang nalalaglag sa tamang panahon. May mga bungang nahulog dahil lamang sa malakas na hangin o kaya ay nagalaw ng mga ibon. Ngunit, may mga bunga naman na habang nakabitin sa puno, ay kinukuha o pinipitas na ng tao upang hindi na mahulog sa lupa. Kuminsan, kahit hindi pa hinog ang bunga, ay pinipitas na ito mula sa puno. Gayon din, may mga problemang dumarating ayon sa tamang panahon na itinakda ng Diyos. May mga problemang dumarating at halos hindi natin napaghandaan. At may mga pagsubok din na natatanaw na natin mula pa sa malayo. Ngunit maaari na nating pitasin agad upang bigyan ng karampatang solusyon. Maaaring ginagawa natin ito upang hindi masaktan, upang maging handa, at upang mabawasan ang ating kabigatan sa hinaharap. Yun yung unang tatlong bunga at scripted yon kasi binasa ko doon sa yan. Ako din naman yung gumawa noon. Ngayon, sa paglipas ng mga araw, naisip ko, meron pang ikaapat at ikalimang bunga. Yung ikaapat na bunga, yun yung bunga na umakyat ka na doon sa puno, tapos tinignan mo na lahat ng mga bunga na nabanggit, no? Tapos nung nakababa ka na, doon mo na realize na, ay, may isa pa palang bunga oh. Hindi ko nakuha. So, paano yung nagre-relate sa buhay natin, di ba? Minsan, akala mo na nasolve mo na lahat ng problema, di ba? Tapos, meron pa palang maliit na detalye na hindi mo na nabigyan ng solusyon or napabayaan mo yung part na yun, no? Sa next video, ako magbibigyan ng mga example. Ngayon, yung ikalimang bunga, no? Yung ikalimang bunga, yun yung mga bunga na nakaipit sa mga ibang bunga, 'di ba? Minsan gusto mong kunin yung bunga lang na nandoon sa part na 'yon. Pero merong mga bunga sa magkabila, pero yung mga bunga sa magkabila ayaw mong kunin 'yon. 'Di ba? So, yung klase ng problema na 'yon, 'yun ay yung problema na nakaipit sa mga iba pang problema. Na pag ginalaw mo 'yon at hindi ka maingat, posibleng mahulog yung magkabilang problema o yung mga nakapalibot na problema doon na kung minsan wala pa sa panahon ay malalaglag na sila. So, pag-aralan natin sa susunod, ano yung mga example ng mga ikaunang bunga, ikalawang bunga, ikatlong bunga, ikaapat na bunga, at nung ikalimang bunga. Ang talinhaga ng mga nakabitin na bunga. Malay mo, may ika-anim na bunga pa pala. Abangan natin. Ingat nasan ka man, God bless you, and goodbye for now. Yan palang talinhaga na yan. Wala sa Bible yan. Naisip ko lang siya, no? At ang laki ng application yan sa buhay ko. Ingat.